Pinay. Limang taon na akong guro ng kinder at grade school. I love my job. I love my students. Hindi ko lang love ang salary ko. Ay, napipilitan tuloy akong mag-sideline para madagdagan yung pinapadala ko kina tatay sa probinsya. Alam mo na lang yun na yan. Okay na yan. Sige na. Ililista ko. Ililista ko. Oo, nasa notebook ko na yan. Nakalista. Okay. Tanong pa ba kayo? Wala po! Okay, mabuti naman. Class dismissed. Pwede na kayong umuwi. Okay, ingat kayo ha. Nakakaubos din ang oras ang pagtuturo. Ay, Patricia. Kahit out ka na sa trabaho, tuloy pa rin ang pag-check ng papers, paggawa ng lesson plan. Usap muna tayo ha. Wala na akong oras para sa social life, love life pa kaya. Pero okay na sa akin yon. Masaya naman ako sa trabaho ko. Patricia, kasi yung mga grades mo sa exam mo, mababa. Kailangan ko usapin ng daddy mo. Pwede ba siya this week? May free time ba siya? Hindi ko lang po alam, teacher. Busy na naman po siya eh. Ah, ganun ba? Tingin mo ba bakit mababa ang grades mo? May problema ba, anak? Anak, alam mo, kahit may problema, kailangan focus ka pa rin sa studies mo. Okay? Don't let it distract you. Ang priority mo, school. Okay? Yun lang yung importante ngayon, ha? Okay? Pasok! Miss Pagtibay? Yes. Matagal na kita hinahanap. At buti, nahanap pa kita. Luisa. Miss Luisa? Miss Luisa? Ay. Hi. Mr. Sandoval, hello. Kailangan daw natin mag-usap. Yes. Patricia, kailangan lang namin mag one-on-one ni Daddy. Ng Daddy mo. Labas ka muna, ha? Thank you. Bye-bye. Mr. Sandoval. Ano? Call me Miguel. Okay, Miguel. Please call me Miss Magtibay. Mm-hmm. Ganito kasi, teka lang, merienda time na pala. Alam mo kasi, meron akong ditong mga binibenta na pwede mong pang merienda. Baka kasi nagugutom ka na. Kasi, oras na, Baka gusto mong bumili. Dito ko unang nakilala si Mr. Miguel Sandoval. Ang guwapong byudong ama ni Patricia. Nagkaasawa't anak bago palang graduate sa college. Kaya maagang naging seryoso sa buhay. Ano rin tawag dito? Yemay. Yema na hugi siomay. Homemade yan. Pero hindi ko nagbebenta sa mga estudyante ko, ha? Made to order to. May delivery ako mamaya. Wow. Galing mo naman gumawa nito. Thank you. Impressive. By the way, siguro kaya bumababa ang grade si Patricia, siguro. Yung naninibago pa siya sa mga nangyayari. Bagong buhay, bagong paaralan, bagong bahay, so. I see. Saan po ba tayo nakatira? Kayo ni Patricia po nakatira. Diyan lang, lapit lang. Bakit hindi niyo po siya i-tutor? Baka sakali makatulong. Sige, subukan ko. Medyo busy sa trabaho, pero kaya naman siguro. Sana tumaas na rin ang grade si Patricia. Thank you very much, ha?
Miss Magtibay. Oh, thank you, Mr. Sandoval. No, please call me... I will call you. No, I meant call me Miguel. I will call you Miguel. Yes. Miguel. Miguel. Mm-hmm. By the way, meron nga pala kaming Family Day Sports Fest. I hope you can come. I'll be the volleyball team. Oh, talaga? You play volleyball? Miguel, I do. Miss Luisa? Yes! Yes! I do play volleyball. Ah, okay. Ako rin! Minsan-minsan. Okay, bago pa lang. So, I hope to see you there. Sana? Yes! Yes. If time permits. Right. Yes, okay. Sige. Sige, see you. Thank you. Miss Magtibay. Thank you, thank you. Mauna na ha. Okay. Trabaho pa kasi. Meeting you. I'll go. Okay. Sorry. Okay ka lang? Okay lang. Sige. Mm-hmm. Like, ganito. Okay? 1, 2, and... Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin noon. Hindi naman ako ganun sa mga lalaki. Kasi wala talaga akong plano o oras magka-love life. Ang buhay ko parang lesson plan lang din. Pag hindi naka-outline, hindi ko pinag-aasaya ng panahon. Thank you again. Nagulat na lang ako, biglang nagka-pop quiz ang buhay ko sa pagdating ni Miguel.